Lalaro ako nito, tas ganito ang pwestuhan sa kamukha ko. What a game! So exciting! Heto nga, sinubukan na naman natin tong isang game na to. Lo and behold, Mukto. Seal M by Play With. This is a mobile game and wala po siyang PC client. So hindi pala siya cross-platform. Kung gusto mo maglaro sa PC, mag-download ka ng BlueStacks or any emulator na pwede ang laro na to. To be honest, ito yung game na feeling ko parang low-budget Ragnarok style. Sa akin lang yun, ha? Pero walang basagan ng trip. Kung ito yung mga tipo nyo na laro, go ahead, enjoy the game. Maglaro ko lang. So I tried this game nung pagka-release niya last May 11. And one word to describe the launch of this game, disappointing. Kasi laging down ang server or nagka-crash yung app. And in one day, parang nakatatlo or apat yata sila na beses ng maintenance. Siguro dahil sa server crash dahil sa dami ng gustong mag-try ng laro. At ang dami pala ng server ng servers ng game na to, mga boards. I think there's Elim 1 to 10 or more than that. Tapos may Lime servers pa na 1 to 10 din, if I remember correctly. Tapos ang reklamo pa ng mga players, hindi sila makakonect sa game kung naka-data na lang sila or kung naka-data lang sila. Dapat sa Wi-Fi daw talaga or PC, mag-emulator ka sa PC to play Seal M. Pero not sure kung ganyan pa rin ngayon, ha. Tapos yung mga nag-recharge from their websites to buy rubies para makabili sila sa cash shop, hindi daw dumating yung mga binili nila or mga ni-recharge nila ng mga rubies. And while playing this game, ito nga, it keeps on disconnecting, saka application crash. Sa isang oras mo na laro, siguro makakalimang beses ka na mag-reconnect sa game because of connection issues. Ewan ko kung anong problema ng larong to. Laging nagka-crash saka nag-disconnect. Anyways, this is a simple chibi-style MMO. Of course, it's open world or open map. The game does not have customization of your avatars. Ibig sabihin, walang option to modify the looks like face, hair, body type, hair color, eye color, at kung ano-ano pa na pwede mong ma-modify or edit sa facial features ng character mo, like gaya sa ibang mga MMOs. You can only choose between a male and a female avatar. Yun lang, and then tutorial na ng game. The game currently has 5 classes: the warrior, shielder, priest, mage, and the jester. Kung naalala ko pa nung sa character or sa website nila nang binasa ko, parang yun yata yung 5 classes nila. So sa mga naglalaro ng MMOs dyan, alam nyo na ang mga abilities, skills, and the roles of these classes. Di ko na-explain. Malalaki na kayo, alam nyo na yan. So, the game is actually generous sa mga items, no? At madali lang mag-obtain ng mga gears dito, lalo na pag inuubos mo ang chances mo sa equipments dungeon. Ito yung first dungeon nila, as you can see on our video. Dito yung, or dito ka makakakuha ng mga rare na gears. You can also dismantle the items na hindi mo kailangan to gain or obtain crafting materials. And of course, speaking of crafting, you can craft your own gears as well. And of course, may mga materials na kailangan nyo kompletuhin like any other MMOs. 100% ang crafting chance ng gears dito basta complete lang ang materials nyo. Ito yung sinasabi ko sa mga ibang MMOs na di bali ng mahirap
ma-obtain or makumpleto yung mga mats or materials to craft, basta 100% ang crafting chance. You can also enhance your gears to add more firepower or additional damage and add more defense to your character. May battle or combat power din pala ang game na to, as you can see on the upper left of the game interface. Also, may mga stat points that you need to distribute on your basic stats to increase firepower and defense. You can gain 3 stat points per level, as per my experience. Hanggang level 17 lang yata ako. Not sure kung pag level 20 or 21 mo, madadagdagan yan per level. Makikita nyo dito pala sa stat list kung ano ang recommended na mga stats para sa character or class nyo. Like sa akin, Jester ako. So as you can see, may naka-thumbs up na icon sa recommended na stats. Speaking of classes pala guys, so I think from level 1 to 10 or 11, hindi ka pa makakapili ng class. Meron siyang job change, I think sa level 11 or 12, if I remember correctly. Doon ka pa lang pipili ng job mo. So, ang skills po dito ay kinakraft like this, as you can see on our video. Ang mga materials dito para sa pag-craft ng skills ay pwede lang maloot sa mobs, mission or quest rewards, or you can buy sa NPC and cash shop, of course. You can also enhance the skills to gain additional damage or firepower. Madami din pala outfits dito, mga boards. And pwede nyo lang sila ma-obtain sa mga dungeons. And of course, magpanag-summon ka buying gacha tickets sa cash shop. Kung gusto mong mauna agad sa mga rare na outfits, go ahead. You can buy summon tickets or gacha tickets nga sa cash shop. Also, you can summon rare pets to aid on your adventures dito sa CLM. And pwede nyo rin ipa-level yung mga pets ninyo. You can equip more pets habang tumataas yung level mo, kasi may level requirement per slot ng pet. Meron din na pamigay na free mount gaya nito sa akin, nakamotor ako. Skin niya pala yan, mga boards. Tawag pala dito sa mount nila is Garter, and pwede nyo din sila ipa-level. So the dungeons here has their own level and combat power requirement, of course. May mga solo dungeons dito and group dungeons as well. As per my experience, mahirap maghanap ng party dito para sa mga group dungeons. And kung masuggest natin sana, ginawa na lang nila na cross server ang mga group dungeons para mabilis lang makahanap ng party, makabuo pala ng group and party, tapos larga na agad. So, kung gusto nyo bumili sa cash shop pala, you will need to recharge on their website. Madaming payment options doon, like GCash. May, I think, na-categorize yata siya per country para sa mga payment options like this. Yan. So, itong paglalaro ko dito sa CLM, no, medyo basic details or information lang mga nakuha ko, mga boards. I played around like 4 hours only sa game na to. Hindi na ako masyadong naglaro ng mas matagal pa. Lalaro ako, ganyan yung itsura ko. Ganyan lang, tapos click-click ka lang. For now, ang problema talaga sa larong to ang connection or laging pag-crash ng app. So, ikaw na bahala kung gusto mo subukan ng game na to. Kailangan mo lang ng bahabang pasensya, no? Tawag dito. May auto battle naman dito, saka naka-auto path din yung mga tawag dito. Yung mga missions nyo or quests. So, lazy gaming pwede sa game na to. Ikaw na bahala kung gusto mo subukan ng game na to. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya for now, kasi nga nagka-crash yung app kahit sa emulator ka pa maglaro, like BlueStacks, what more sa mobile phones. Tapos nadi-disconnect pa bigla-bigla. Well, that's it from me, mga boards. Please don't forget to give us a like sa video natin na to, and subscribe na din po kayo sa ating YouTube channel. More games para susubukan natin, dahil maraming na-release na game
sa first quarter of 2023, and second quarter pa lang marami na ding na-release ng mga MMOs. And of course, we will do live streaming sa ating Facebook page. Follow nyo na rin mga boards. Hanggang sa muli, kita-kits!